So ayun, kasalukuyang kaming naglalakad sa lugar na walang tao. Ano naman, oh, nahanap namin yung building. Oo, abi malayo pa daw dito eh. Walang taxi, walang tao. 2 kilometers daw eh. 2 kilometers? 2. May tayo dyan. Today's vlog mag-apply na pa rin na naman tayo, so subukan natin, baka sakali kahit may flight na ako, subukan natin kung ano yung nangyayari. So tara mga tol, salamat. So ayan, so, nasa 7:15 na ng umaga, so kita nyo naman napakainit, parang alas 12 na akong dyan sa Pilipinas. So ang biyahe natin ngayon ay pupunta ng Rashadiya. Tignan natin kung tatanggap ba tayo sa applyan natin. So applyan natin ay isang chef na naman. So kasama ko si Argel. So antay kita Argel sa antayan sa kita sa metro. So, tara mga tol. So yun mga tol. Ayun, oh, late na naman yung kasama ko pre. Sa Argel, late ka na naman. So 7:30 ang usapan, nakatulog daw siya. Nag-chat siya 7:18. So maliligo pa lang, so alas 8 pa. Sige mga tol, 10:30 pa naman yung interview. So tara, antayin ko na lang. Excited yan, tama siya ito si Argel eh. Hindi nakatulog. So, medyo malayo kasi yung pupunta natin. So dapat maaga makapunta para yung time pa na paghahanap. So yun mga tol, update ko na lang kayo mamaya. So ayun, ayun, bago abang nagmula tayong ginagawa, shoutout muna natin si ano, si Sir Rolando Valdez ng La Union. So kabayan, taga Balawan lang po ako. So shoutout sa inyo, ingat kayo dyan sa Saudi. So salamat sa panonood at suporta ng suporta mo sa channel natin. So shoutout sa iyo, Kuya Rolando Valdez. Nagtataka siguro kayo kung bakit lagi kong kasama si Kuya Argel sa mga apply. So kagaya ko rin kasi yan, na breadwinner din ng pamilya niya. So pag may interview ako o may mga nakita akong applyan, sinichain ko rin sa kanya para makapag-send siya. So luckily parehas kaming natawagan kahapon. So ngayon magkasabay pa rin kami na pupunta doon. Kaso nga lang late na naman siya. Ayan, andun, ayan ang mga antayan doon. Ayan, ayan ang entrance dito ng metro. Ayan dito sa loob. Dito ko sa loob ng metro station, Burjaman. So makamamaya nandyan na rin siya. So salamat mga tol. So ganyang kagandang bus terminal dito.
Ayan oh. So, pag mag-aantay ka ng bus mo yun. Tignan mo lang dun. Ayan, bus number. So, lalabas ka dun. Ayan. So, may mga sticker na ganyan, huwag kang uupo dyan kasi bawal. Ayan mga tol, so kita nyo yung bus dito. Dalawa. So, sasakay tayo dyan sa taas. First time ko sumakay dyan, pre. Dalawang palapag. May second floor siya. So, sasakay tayo dyan. So, tara mga tol. At tayo sasakay pre. Sa taas. Ayan po, ako po si Asian Beauty. Ayan po yung idol kong vlogger. Ito si pare. Pare, malit lang pare. Like mo yung page namin pre, Biyahe ng Denmark. Ha? Biyahe ng Denmark. Baka, ano pangalan mo pre? Jeff. Jeff. Mag-hi ka sa Pilipinas pre, baka sakaling ano. Hello. Ano ba masasabi mo sa kalagayan natin dito sa Pinas, sa Dubai? Napakahirap. No work, no pay. Hayop yung ano? May expert di canceled visa ko eh. Grabe yung ginawa ng COVID sa amin. Nakatanyo naman mga kapatid. Di naman naman. Mga tol pala, mga tol. Turo mo yun. Yung ano, pinunta natin. Ayun yung pinunta namin. Doctor Nutrition. Nandun, sa malayo. Tingnan mo naman, ilalakaran namin. Grabe. Eh, napagod yung idol natin na vlogger. Ako muna magbablog. Shoutout nga pala dyan kay Albert Nicolas. Yung pambansang kulokoy natin dyan. Shoutout sa mga idol ko. Saka ito yung idol kong vlogger. Yan ang idol kong vlogger. Yung dinadaanan namin, no? Hindi naman may mga dinadaanan namin. Pero ganun talaga, kailangan mabuhay, kailangan lumaban. Sabi nga sa ni Stephen Curry, ano yan?
Ano yung Bible verse ni Stephen Gary? I can do all things. Sabi niya. So yun, napakayang talaga mga tol. Sobrang init mga tol. Yan po, eh, napagod na po yung idol natin vlogger, si Tol. Repetition lang. Si Tol Denmark, napagod na, kaya ako muna yung ano niya. Videographer. Mga tol, napakahirap mga tol. Pero lalaban tayo mga tol. Hindi tayo susuko. So, ayan mga tol. Nandito na kami ngayon sa bus stop. Akala namin na malapit lang, malayo rin pala. So, from sa pinuntahan namin, naglakad kami ng 15 minutes in the middle of sun and sand. Sand, yung buhangin, saka sand, buhangin, tapos sun, araw. Parang in the middle of sun and sand. Naglakad kami doon ng 15 to 20 minutes. Nagpahinga kami ng 5 minutes. Papuntang bus stop, so naglakad kami ng mga 7 minutes. So nandito na kami ngayon sa bus stop. Ayan si Tol, Tol Denmark. Pagod daw siya, kaya ako muna talaga ang inyong videographer. So nandito na kami ngayon nga, so inaabang namin yung bus. So ayan mga tol, hindi namin kinainit kaya nag-taxi kami. So yung taxi dito mga tol, ang dalawa na. Hanggang dalawa lang. Wala nakasakay doon sa harapan. Eh since na wala kaming pera, wala kaming budget, yung isa nakatago. Tatlo kami, yung isa nakatago. Ayan mga tol, ganun kahirap dito tol. Kailangan mo ng pera talaga. Mag-apply, mag-ano-ano. Tipid. Talaga. Ano mga pangalan mo pre? Jeff? Jeff, yan. Sa mga kaibigan na Jeff dyan, like and subscribe kayo sa page namin, Biyahe Denmark. At least malamig-lamig na, nasa taxi na kami. Kahit medyo may kamahalan yung pamasahe. Ayan. Landscape mo lang, yun pa kanyan lang. Yung driver na sakin namin, na taxi, nakakapag-Tagalog. Ito ah, okay. Ah, ayun ba. Alda po. You know? Narinig niya mga tali. Pinising again? Pakanyan lang. Ipakita sa mundo because in the say people of my band you are the problem. Narinig mga tol, problem daw pero nakakanta siya ng Aldab sa nang Pinoy Big Brother. Brother. You know Vice Ganda? Yes, kilala din niya si Vice Ganda. Maybe you have girlfriend in Filipina. Too much money, Vice Ganda. Ha? Too much money, Vice Ganda. Too much money, Vice Ganda? Ayan mga tol, swerte natin. So ayan mga tol, nandito na tayo sa ano, sa metro ni Tol Denmark. Ayan. Medyo malamig-lamig na. Tingnan, basang-basa ng pawis. Oh. So ayun nga, kapit lang mga tol. Mga tol. Okay na kami.